They do always err in their heart, and they have not known my ways. No one is fair in thy wrath. He shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Tapusin na natin ito lahat, ha? Ang ganda eh. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. What have you said? Today, if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. For some, when they have heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But they who was Egypt 40 years. Was it not with them that had sinned, whose star touches fell in the wilderness? Sabay-sabay tayo, dalawang verse, edigo. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? So we see that they could not enter in because of unbelief. Okay, let's pray. Panginoon, ma'am, salamat sa chapter nito na matapos namin, Panginoon, makuha namin yung sustansya nito, Lord. We pray na kayo po magagabay sa iyong lingkod. Patawarin ang bawat isa, Panginoon, sa mga pagkukulang. Protektahan nyo rin po kami sa mga nagsasabi, Panginoon, na hindi kayo pwede magtipon, Panginoon, dahil kung ano mang kinakatakutan nila, Panginoon, na niloloko rin kami ng gobyerno, Panginoon, kung ano man yan. Musunod kami sa gobyerno sa lahat ng bagay, but yung mga bagay, Panginoon, na sinabi nyo, mas importante. Nawa, Panginoon, maintindihan namin na mas dapat mas lalo kaming sumunod sa inyo at hindi sa iba pa man na kumukunta sa inyo. So we pray na kayo pong mag-iingat sa bawat isa. Kayo pong malalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na po. Oh, yan na. Ngayon na. Ayun mo na maingay. Ha? Ito mga bago kasi. So mag-aaral lang tayo dito, mag-aaral. Pag nag-aaral kayo, maingay ba kayo? Isabel, nag-aaral na si Isabel. Di pa, no? 4 pa lang to. Nag-aaral lang po yan. Nag-aaral na? Okay, si Aiden din, nag-aaral na. Starting bukas. Okay, kaso 5 na yun eh. So babae kasi, ma. Kaya matutong, sabi sa Bible, mga babae, matutong, nanahimik, especially sa church. Ha? Amangkin pa naman kita. Okay, si Rain, ha? May nagbalita ako, kumukulit daw si Rain, ha? Ha? Nakulit ka ba? Bawasan mo, ha? Everyday, ha? Dati okay ka naman, eh. Diba? Bawasan mo, ha? Si Neil, yan. Tingnan mo si Neil. Mabayin. So, dito tayo sa chapter 3. Sino ulit yung bida sa Hebrews? Jesus, okay? So, sa buong Bible, si Jesus ang bida. Pero, lalo na sa Hebrews, pinapakilala, makikilala natin kung sino si Jesus. So, for the past, how many chapters? 2. Ano yung nakita natin si Jesus ay ano? Hebrews 1. Malinaw dun, di ba? Si Kristo ay? Ano siya? Siya ay Diyos. Naintindihan niyo ba yung Diyos? Ano ba yung Diyos? Ibig sabihin, makapangyarihan, hindi namamatay, walang umpisa, walang ganun si Jesus, ha? Baka lumusot pa sa inyo. Ngayon kasi dami na naiging aral lang ganyan na napaka-obvious sa Bible na siya ay Diyos. Pero yung mga kulto ngayon ginagawa, binabawasan si Jesus. Ata siya ay creation lang daw siya, nilikha daw siya ng Diyos Ama. So ang Diyos lang yung Diyos Ama. And lino sa Bible, si Kristo ay Diyos. Sinasamba siya eh. So yan ha, mga bata. Alam nyo. And then pag hindi kasi yan na pukpok, minsan na ano yan, na wala, ano pa ba? So si Jesus later ay, kakaiba siya sa lahat eh. So siya yung pinaka, syempre, anak nga siya ng Diyos. Siya ay Diyos, anak ng Diyos. So ang balak sa kanya, ang gagawin niya dito sa mundo, ay nangyari na nga, pero lalo na after. Siya ay maghahari, siya ay hindi lang siya parang angel, hindi lang siya parang tao. Okay, nagkatawang tao siya, so tao na rin siya. Pero siya pa rin ay Diyos. So ikinumpala sa angels, mas mataas siya sa angels, ano pa?
So, pero siya naman ay, yun yan, nung nagkatawang tao siya, hinayaan siyang masaktan. Diba? Gusto niya ba masaktan? Hindi ko isasaktan, ha? Pero si Jesus, nasaktan. Siya ay Diyos. Kasi nagkatawang tao siya. Para sa atin yun. Para siya ay, sabi dito, to make the captain of our salvation perfect through sufferings. Okay, again, perfect na siya matagal na, pero para siya ay maging yung, ano tawag dito, yung pagiging tagapagligtas siya para sa atin, naiintindihan natin, naiintindihan niya tayo. Naiintindihan niyo ba yun? Naiintindihan natin na naiintindihan niya tayo. Kaya siya, hinayaan niya magkatawang tao siya. Ang hirap, especially kahit saan na, ito mga bata, example ko na lang para makarelate kayo. Sino dito nahihirapan mag-aral? Mag-module-module. Nag-module na ba ito sina, ano? Ang hirap naman! Nanay, nanay, nahihirapan. Di nyo ako naiintindihan eh. Ba't? Tamad-tamad itong anak ko. Sige na, mag-aralga! Diba? Ganyan kay nanay niya, diba? Nanay, di nyo naiintindihan eh. Mahirap talaga ito eh. Diba? Ang hirap nung pag yung isang tao, kung sino man yan, hindi ka naiintindihan. Ang gagawin mo? Magre-reklamo ka? Or hindi ka magtitiwala sa pinapagawa sa'yo? Kasi hindi naman naiintindihan ni nanay. Ako lang nahihirapan siya, hindi naman eh. Diba? Naiintindihan nyo na, mga bata. Sinong hirap na hirap dito? Lagi pinapagalitan, mag-module ka lang. Sa mga malaki, sana wala na sa inyong pinipilit, ha? Stephen, di na namin pinipilit yan eh. Diba? Maaga pa yan, nandiyan na yan. Diba? Gabi na, nandiyan pa rin. Pinapatulog kasi nga, gusto niya matapos eh. Diba? Ganun yung mga may edad na, diba? Hindi na pinipilit. Pero sa ibang bagay, pinipilit pa rin minsan kayo, diba? Ha? Si Jamie, may pinipilit mo ba yan? Mag-aaral sa ibang bagay. Well, ay, si mga babae kasi ito eh. Kaya mapalad kayo, mabait yung tatay niyo. Minsan, hinahatid pa. Nung edad namin ganyan, hindi na kami hinahatid. Sabagay, lalaki ako. Pero, nakilala kami, hindi hinahatid dyan. Bahala kayo dyan. Naalala pa ako, may classmate ako sa high school, hindi pinatid ng yung sayawan. Yung mga, hindi lang JS lang, pero yung mas matindi doon. Mga disco-disco. Hindi, umaten siya nung ano eh. Mga graduation ball ata yun, ewan ko. Hindi, parang party-party, Christmas party ng buong high school. Ako, nagsisi ako na sana, hindi naman ako umaten eh. Pero hindi ko maintindihan dati, bakit itong ano, hindi pinayagan. Ngayon ko naiintindihan. Amen? So, sino dito yung gusto? Pinipigilan kayo. So, bagay si Nadine, may nag-ano ba sa'yo? Nag-iigpit sa'yo? Wala. Lola. Saka? Tita mo. Tita mo ba yun? Okay. Pero pag hindi mo magulang, di gano'n, di masyadong ano eh, no? Pag magulang mo, yan talaga. Minsan di mo maintindihan, bakit galit na galit? Lalabas lang ako. Nang maikli ang short, ba't galit na galit si tatay? Ba't ganun? Oo, alam niyo yan ha. Pero yung iba hindi maintindihan. Itong mga batang to, natin, sino pa ba? Si Ezekiel, ba't daw hindi na ako pinayagang mag-ilog? Ano ba yan? Hindi ko sila maintindihan. Pero pag magulang ka, maintindihan mo yun. Pag may nagkwento sa iyo, yung anak mo, munti ka na malunod. Ay, sabi nga sa inyo, si Stephen, nawala yun sa mall. Nako. Nawala sa mall. Imagine nyo yun. Oh, kaya huwag kayong maligot. Kaya salamat kayo dito. Safe naman kayo dito, kaya nga hinahatid kayo eh. Pero, ang hirap nung hindi nyo naiintindihan yung taong dapat makaintindi sa inyo, di ba? Kaya nga, ngayon, madalas ang preaching natin, mga bata, mahal kayo ng magulang nyo. Lagi natin sinasabi yan para maintindihan nyo, patag alam nyo na mahal nyo kayo. Pag may pinagawa sa inyo mahirap, ayaw nyo gawin, magtrabaho ka, maghugas ka ng pinggan, mag-aral ka, huwag ka nang,
umuwi ka ng maaga, di ba? Iwasan niyo yung mga loko-lokong kaibigan, di ba? Dahil sinasabi sa inyo, ngayon, kaya tinuturo namin na dapat niyong gawin niyo kasi para maintindihan niyo na mahal pala kayo ng magulang niyo, kaya kayo inigpitan. Okay? Naintindihan niyo lahat, tagal natin doon ha. Pero ngayon, si Jesus, diba tayo magtitiwala kay Jesus kung Diyos lang naman siya, di ba? Eh, hindi naman niya naranasan yun eh. Di ba? Distan? Palagi mo naintindihan ka ni Jesus? Eh, Diyos siya eh. Ikaw, tao eh. Naintindihan ka ba ng Diyos? Lalo si Jesus, maintindihan ka niya kasi nagkatawang tao nga siya eh. Kumagal to rin tayo doon. Ngayon na yung chapter 2. Okay? Sabi, naintindihan niya yan. Naintindihan ka niya. Nahirapan ka, natukso ka. Okay? Naintindihan niya lahat yan. At natapos tayo doon yung kay Satan nga. So, yung pinakakalaban natin si Satan, takot tayo madalas kay Satan, lalo na yung mga, ayan, katulad niyan. Naging viral na naman ako this, ano, hindi naman masyado. Pero galit na galit yung, may nag-chat pa sa akin, ba't tayo magpakabakuna? Ay, inaasal pa akong ganyan eh. Siguro, mga Duterte din. DDS. Hindi ako Aquino, ha? Sumalangit mo, hindi. Ayan, kaya okay maging Yossi, ha? Ayaw pa nila sabihin, eh. Itong mga kasama ko, masyadong sa research, eh. Eh, parang Yossi yun. 61 pa lang. 61 ba? 60. Bata pa yun. Pag mayamang ka, kung maalaga ka sa katawan mo, bata yun. Oo, oh, sigaw kong... Okay, magsigarilyo. Anyway, ba't napunta kay Aquino? Okay. DDS, okay? So, may mga tao na wala ako. So, ba't ako napunta kay DDS? Sa vaccine? Nako, nakalimutan ko. Anyway, si... Ano po? Kumakalaban si Satan. Yan, si Satan. Pinakalaban natin si Satan, di ba? At ang ginagamit ni Satan, yung... Sistang kukulit nyo. Ano anong ginagamit ni Satanas? Madalas? Ba't kayo takot kay Satanas? Takot ba kayo kay Satanas? Yun ang problema. Diba sa atin, sobrang hindi naman takot kasi hindi naniniwala may Satanas. Tapos sa mga TV, ginawa siyang parang ano, di ba? Para siyang laro-laro lang. Delikado rin niya, pag hindi ka takot kay Satanas, ibig sabihin, eh, wala naman din mo, wala naman magagawa sa atin yan, mali rin yun. Pero yung mga tunay, kaya nabanggit kaya si DDS, di ba? Alala na, hindi ko makakalimutan, sabi, may nag-criticize sa kanya, kaya sabi rin ni nanay sa akin, naku, mag-iingat ka dyan sa papost-post mo, ha? Kaso labanan na yan, eh. Intindihan nyo ba yun? Kung hindi ka, hindi mo i-express din yung ano mo, opinion mo, lalo preacher ka, anong kwenta mo, di ba? Takot akong baka sabihan akong ganyan, di ba? Nakabalita ako sabi nyo, si pastor daw, palamura daw. Minsan nakaka-frustrate yun kasi lahat ng bagay gagawin mo para sa kabutihan ng mga tao eh. Tapos ganun ang makikinig mong comment, di ba? Pero again, naintindihan ko naman yan, di naman tayo... alam natin hindi naman tayo ganun. Okay? Gusto ko sabihin, may mga magkokonta sa iyo at tatakutin ka. O bakit takot yung iba kay Duterte? Kahit especially dati, di ba? Kasi papatayin ako ni Duterte. Atapang atao daw yun. Eh, meron pa kami mga kilala dyan sa Mother Church. Di ba? Tanong ako ng tanong din, totoo ba yun? Ano? Mapayapa sa Davao? Walang drugs? Naniniwala kayo walang drugs sa Davao? Pero yung sabi ng mga... Hindi ko na inaano sila kasi nga yun ang pananaw nila. Siguro, hindi naman nila alam, di ba? Nakikita nila parang, uy, mas mapayapa dito. Nakabalitaan sa Maynila, kaya siyang daming ganyan. Sa Davao, wala yan. Kasi matapang si Digong. Di ba? Yan. So, ganun din minsan si Satanas. Ano? Ano ba yung madalas ganun kasi hindi natin ano eh
ang kalaban talaga ngayon, yan katulad dyan, mag-church kayo, punta, yan na lang magandang ano, di ba? So, pupunta kayo sa church. Naku, ah, hadlangan kayo ng kapitbahay natin. Bakit? Kasi may virus. Pag na-virus ka, patay ka. Di ba? Nakita mo sa India, ang daming ano. Ganun din sa US dati. May mga nabalik, nung unang lumabas yan, talagang takot na takot yung tao kasi may pinalabas sa media na may mga kabaong na talagang, di, ba, ngayon, di lang pala dun yun, di pa pala totoo yun. Loko-loko itong mga media, no? Tapos yung mga hospital daw na talagang daming tao sa hospital, buti na lang may magaling na tiningnan, hindi naman to sa ano eh. Hindi naman sa New York to, di ba? Ito yung matagal ng ano, ba't nilalabas ngayon dito? Alam nyo ba yun? Mga sinungaling. So again, hindi lahat yung kasinungalingan, pero yung iba dyan kasinungalingan. Especially, itatanda nyo mga bata, tinatakot ka na para gawin yung dapat mong gawin. At ang Diyos na nagsabi siya yung gawin mo yun. Tindihan nyo yun? Kaya pag sinabi ng Diyos na mag-church ka, tapos may kumukunta dyan, sigurado yun, mali yun. Nananakot siya ng walang tamang dahilan. So, ganun din sa bakuna. Kaya ako, hindi ako madalas mag-post sa Facebook. Alam niyo yan, di ba? Madalas yung mga, ano lang talaga. Eh, kaso napigun ako, si, una, si nanay yung nag, o, ito sinabi ni Digong, oh. Bayaan mo lang yan. Nung si DM, pati si DM nagsabi sa akin. Sa chat group natin, di ba? Doon na ako, nako, kalat na to. Kailangan may sabihin ako, di ba? Ganun yun. Pag-pastol ka eh. Ibang pastol, wala na dyan pakialam eh. Niloloko na yung tao. Sila, ah, basta sa Panginoon, ano tayo? Huwag tayo maniniwala. Paano nga maniniwala sa totoo? Hindi mo sinasabi. Intindihan nyo ba yun? Kunwari dito, katulad kanina, kaya nga sa matapang ako sa mga kulit eh. May, nagsabi ang totoo dito. Itong totoo! Tapos meron doon, na hindi naman totoo yan eh. Eh dumadami, lumalakas yung boses nila. Ano mangyayari? Kahit pa sinasabi ko yung totoo dito, tapos dito, ang gulo na pala. Diba? Ang dami na pa naniniwala sa kasinungaling. Paano yun? Ano mangyayari? Kahit sigaw-sigaw pa ako dito, may nagbubukas mo ng ano? Kahit anong sabi ko dito, tapos ang ingay pala dito, iba na pinag-uusapan dito. Ngayon yung mga bata, okay lang yan. Huwag nyo masyadong bakalitan, ha? Pero, nakakapigon si Digong, presidente yun eh. Amen? Pag sinabi nyo yun, ako. Eh, yung kausap kong taga Singapore, nabanggit ko talaga, sabi kong pangalan, chinat ako after, sabi, oh, kamusta ka bang, di ka ba magpapabakuna? Inaasar ako, di, syempre, kalma lang ako. Bandang huli, tinatanong ko na, tama ba yan? Hindi na makasagot. Kasi yung mga bagay palang alam niya, kung ano yung nakuha niya sa media, CNN, sa ano, yun lang alam niya. Alam mo ba yung bakuna na yan dahil namamatay dyan? Alam mo ba yun? Sino yung pabakuna na dito? Dati nagpabakuna rin ako dati, ha? Iba yung usapan ngayon kasi ngayon malawakan. Okay, in a matter of months, naglabas ng bakuna. Hindi yan normal. Okay? So, ayoko sanang pasok yan dito pero nakakapikon eh. So, bakit marami nag-take niyan? Pera natin, pera ng bayan niyan. Yung tax na pinambili dyan, walang, ano, walang kabog-abog. Bili. Diba? Hindi pa naintindihan nyo, pero pera natin yun, pera ng gobyerno. So, pero wala tayong magawa kasi totoo daw na may virus, kailangan bakunahan. Anyway, kaya para lang maintindihan nyo na bakit galit tayo dyan. At later, papunta na kasi yan sa 666 nga. Yan ang sinasabi sa akin ng taga, dati kang office mates. Ano, 666 na? Kala mo, 666 na yan? Parang ganun ba? Para magmukha kang tanga, kala dyan wala kang alam. So, ganyan po yung ginagawa sa atin. So, hindi pa yung 666, pero pinapractice na nila yung power nila. Malolokoy nila yung tao, tapos biglang magkakaroon ng police state. Ano yung police state? Yung bawal ka lang. Bawal ganyan, ha? Bawal ka pumasok pag wala kang ganyan. Nag-umpisa lang yan sa mask. Pagkatapos yan, bakuna na. Pag wala kang bakuna, hindi ka pwedeng mag-abroad, hindi ka pwedeng pumasok kung saan-saan.
trabaho, yun ang malupit. Di ba? Yung revelation na pinag-aaralan natin, ganun exactly. Ang sabi doon, pag wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka makaka... Ano mangyayari sa'yo? Patay ka, di ba? Pero lagi may paraan. Natakot na ba kayo? Napunta tayo tuloy ng revelation. So, kaya pero may kinalaman kasi dito last week natin, tinatakot tayo pag kasi pag hindi mo ginawa yan, patay ka. Gusto mo? Mamatay ka? Kung ligtas ka, hindi ka na matakot eh. Dapat. Eh, maraming Kristiyano ngayon, hindi nila alam yan. Kristiyano daw sila, pero hindi sila ligtas. Maraming ganun kaya, bandang huli, kalaban din natin sila. Eh, kami Kristiyano, pero subusunod kami sa ganyan eh. Diba? Sinong kalaban ngayon? Hindi yung mga tunay na Kristiyano. So, sana nakuha nyo yun na last week na medyo kinover ko rin si Satanas, tatakutin ka, kapatayin ka niya, punta ka sa impyerno, pero pagligtas ka, syempre, hindi ka na pumunta doon. So, hindi ka rin dapat takot. At ang sino nagpalaya sa atin dyan? Si Jesus. Okay? So, ngayon dito tayo sa chapter 3. Medyo, ang pinaka-team natin ngayon, yung faithfulness si Jesus. Pag sinabing faithful, ano sabi ng faithful? Madalas ginagamit yung faithful sa mag-asawa, di ba? Faithful ba yung asawa mo? Ano yung sabihin nun? Ito, mga bata, yung mga tatay nyo, lahat. Faithful ba yan? Kung sinabing faithful, dapat mag-asawa mo, siya lang ang asawa mo, tama? Tama ba yun? Ha? Depende kung namatay. Meron kasing case dito, namatay eh. Sabi sa Bible, pwede ka na mag-asawa pag namatay na yung asawa mo. Wala problema doon, kasi namatay eh. So, ang batas kasi, habang nabubuhay yung asawa mo, siya lang asawa mo. Okay? So, ano pa yung sense ginagamit yung faithful? Ganun na, pag faithful Christian, anong ibig sabihin nun? Sinong faithful Christian dito? Mabigat yan. Pag sinabi mong faithful ka, attend ka lahat, magbabasa ka ng Bible, magpray ka, yun ang faithful nga eh. Diba? So, mahirap i-claim yan, pero dapat faithful tayo, men. Nang ginagawa ng faithful Christian, nagbabasa ng Bible, ungate, nakikinig. Okay, ano ba? Siyempre, sinusunod yung memory verse. Ang hirap niyan, di ba? Pero pag alam mo, mabuti daw yun, sige, gagawin ko yan. Hirap ka nung una, pero dahil matapat, nagtatapat ka, gagawin mo na rin kahit mahirap. Amen? Ano pa? Huwag maingay. Mga basic yun. So, ngayon si Jesus, paano magiging faithful si Jesus? Diyos siya eh. Hindi automatic yung kasi nga nagkatawang tao siya. Naalala nyo? So, nung nagkatawang tao si Jesus, ay natetempo siya at natatama rin, ha? Natatakot din sa mga dating, ano, di ba? Yung mga Duterte na naman nasa usap ko. Yung mga Pharisee, di ba? Gusto siyang usigin ng mga Pharisee, di ba? Ginagamit pa yung mga Romans. So, kung si Jesus ay hindi faithful, pag sinabing faithful ngayon, mag-stick ka doon sa dapat mong gawin. Okay, again, sa mag-asawa, stick ka sa asawa mo. Pag Kristiyano ka, stick ka sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, may ibang faithfulness, baka tulad ko. Diba, pastor ako, diba, nag-preach ako. May faithfulness din sa nagtuturo. Kasi minsan, yung ibang ituturo mo, mahirap ituro. Diba? Ano yung mga mahirap ituro sa church? Madami yan eh. Ang nagiging controversial ngayon sa mga bakla, di ba? So, alam nyo na yun. So, salamat kayo ngayon. Di na kayo mahirapan. Kasi narinig nyo na eh. Bata pa kayo, alam nyo na yung katotohanan dyan. Oh, punta naman tayo sa mga pwedeng mahirapan kayo. Ha? Nalulukin. Naintindihan nyo ba yun? Na mahirap sundin. Sa mga babae na yung madalas. Ano po? Okay. Sa mga teenager yan. Dito muna, mga damit. Sabihin nyo, si pastor, anong karapatan ni pastor na pakialaman yung damit ko? Wala akong karapatan. Nasabi ko na sa inyo, hindi kayo pipilitin dyan na, oy, umalis ka dito kasi maikli yan. O, sukatin natin yung palda mo, ha? Hindi tayo ganun. Pero, tuturo natin yung tama, amen? So, ngayon, habang nagiging faithful ka, gusto mo maging faithful, sumusunod ka, di ba? So, ngayon, ako, kung alam ko na may, kunwari, may mga ang daming kabataan dito, mahilig sa maikling short. Mga babae, gusto magpantalon. Kung ako, as a preacher, as a teacher, kung magiging tapat ako, ano ba yung katotohanan? Dapat i-preach ko yun, na masama yan. Amen?
Pero kung hindi ako faithful, ano sabihin ko? Minsan-minsan lang, di ba? Sabi nga sa inyo, ibang church, kakanta pa dito yung babae. Tapos ang ikli daw, yung ibang liberal church, ganun. So kung hindi ako tapat, yun, naintindihan nyo ba yun? Ano pa? Ano yung mga mahirap lunukin? Sabi nga ni ma'am, not equally yoke. Especially mga teenager. Yun nga, yung pumapatol sa unbeliever. Okay, so again, may allowance naman tayo dyan. Pero, sabihin ko na rin sa inyo, abuti itong mga to. Ligtas na ba kayo, mga sa likod? Okay na yan, di ba? So yung iba, ganito na iingyari. So ayoko kayong mawala sa church. Kunwari ako ha, ayoko mawala si itong mga to. Kunwari, si Denver. Hindi. Kunwari, anak ng demonyo si Denver. Kunwari lang ha. Tapos mahal na mahal siya ni Geraldine. Sabihin ko, alam ko yun. Hindi ko ipipreach yung salita ng Diyos na bawal pumatol sa unbeliever. Kung ako ay takot sa na mawala yung mga tao, hindi ko na ituturo yun, di ba? So, naintindihan sana yung faithfulness, ha? Sinabi faithful, tapat. You stick to what is kung saan ka faithful. Okay? So, ganoon naman si Jesus, pag-usapan natin si Jesus. Anong sabihin ng si Jesus ay faithful? Okay, so kasi nga, usay-usay natin to. Wherefore, holy brethren, so last time sa chapter 1, siya ay Diyos, siya ay higher than the angels, siya ay, ano pa yung mga umanggit doon? siya ay kapatid natin. Yan, sabi dito sa bandang huli. Okay, at hindi siya nahihiya sa ating kapatid niya, tayo. So dito sa chapter 3, may nabanggit na naman dito, apostle. Apostle and high priest. So ano yung apostle? Pag sinabi apostle po, taga ano lang yan, tagapagbigay ng mensahe. Okay, pero hindi basta-basta. Ah, hindi yan mensahero na inuutosan lang. Oh, sabihin mo kay Reg, huwag maingay ha. Oh, sige po. Madali lang yun. Hindi mo na kailangan yun, di ba, sabihin. Pero pag yung sasabihin mo sa ibang tao, medyo sensitive, kunwari. Yung mga mensahero, hindi lahat pare-pareho yan. So, may mga message kasi yung sensitive. Okay? So, yung apostle, nag-mensahero din yan. At alam nyo naman kung ano yung ginawa ng mga apostol. Basta-basta ba yung mga apostol? Ilan yung apostol? 12. Okay, kaso yung isa, Judas. So, apostol ba si Judas? Yan, hindi tayo magkakatalo. No? Ganito kasi, may mga tunay sa hindi, di ba? So, minsan pag-uusapan natin si Judas para walang Judas dito. Kaya pala gusto kong mangyari sa ano, kaya umatin lahat ng member, umatin ha. Isa mga nangyayari sa Lord's Supper, namamatay na yung mga traidor. Alam nyo ba yan? So, para mawala yung mga traidor, yung mga hindi dapat dito. Anyway, nabigat, no? Hey, so si Judas, natanggal siya. So, may pumalit sa kanya, okay? So, I believe si Apostle Paul yun. Hindi naman sinabi sa Bible, pero sabi niya, apostol siya. And sa, sabi rin ni Jesus kay Peter, 12 raw yung mga apostol na mag-rule sa Jerusalem. Okay, so hindi lang pwede si Judas yun. So, syempre, may kapalit si Judas. So, pero pansinin natin, si Jesus ay tinatawag na apostol. So, pero parang mali naman yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Jesus ay marami siyang pinerform kasi lahat siya. All in all siya. So, yung sabihin ng apostol, siya yung magtuturo sa inyo. Okay, so ngayon ako yung nagtuturo sa inyo, di ba? Apostol ba ako? May mga loko-lokong ganyan eh. May Renato something na hindi ko makalimutan. Apostol daw siya eh. May mga false teacher ganyan. Gusto nilang lagyan ng title yung sarili nila para ba yung mga syonga-syonga din maniwala sa kanila. Nagulat ako din kasi may narinig ko na yung pastor pero sa Facebook may nag-share. Si apostol ganyan. Ikaw, apostol ka ba? Nagtanong ba naman sa akin ganun? Kasi may ito ang tamang ano. Ito yung sabi ni Apostol eh. So, nagulat lang ako. Anyway.
So, pero si Jesus ay apostol ba siya? Hindi. E sabi nga dyan, apostol siya. Ibig sabihin nito, kung ginagalang niya yung mga apostol, na meron silang certain kapangyarihan, tsaka office, di ba? Tsaka, ibig sabihin, pag apostol, mataas ang tingin natin, yung lang gusto sabihin. Di ba? Kasi, maraming Kristiyano ng time nila, pero hindi basta-basta yung apostol. Di ba? Though lahat tayo yung mensahero, hindi tayo pwedeng i-title na apostol sa'yo. So, nung binigay ngayon kay Jesus yung, ibig sabihin lang, para maintindihan natin, siya ay tagapagbigay ng mensahe. Okay? And then, hindi lang yun. Sabi niya, high priest. So, pag hinabing high priest, ano ulit yung priest? Ito, kailangan lagi explain sa atin ito kasi katoliko yung ano natin, di ba? Minsan, priest. Pag sinabi priest, yun ang alam natin. Priest, hindi ganoon ang priest. Sa Bible, ang priest, siya naglalapit ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Kung ang kwento niya, sa Old Testament, mayroon mga priest, inappoint yung mga anak ni Aaron na maging priest. Anong ginagawa nila? Special yung ginagawa nila. Sila yung, pag may kasalanan yung isang tao, sila yung mag-offer sa Diyos. Tindihan yung mag-offer? Ibig sabihin, Lord, para huwag ka na magalit dito sa taong to, siya'y nagsisisi na, ito po yung offering niya. Hindi kaligtasan yun, ha? Pero para mag-restore yung fellowship. Ganun ginagawa. So, mga priest yun. So, hindi yung pare katulad ngayon. Okay? Sila'y naglalapit sa Diyos, merong silang gagawin, at sinabi ng Diyos na gagawin nila yun. May appointment sa kanila. Okay? May trabaho silang ginagampanan. Naintindihan nyo? So ngayon, bukod sa mga priest na yun, mayroong tinatawag na high priest. Medyo mas mataas yun, di ba? High nga eh. High priest. So, ano nung high priest? Ano ba ginagawa niya ba yung ginagawa ng ibang priest? Parang ganun, pero mas mataas pa siya eh. Kasi kung yung mga priest nag-o-offer ng isang beses, dalawang beses, yung high priest, siya lang yung gumagawa ng yearly. Mag-o-offer siya ng medyo kakaiba yung seremonya nila. Special yung seremonya nila every year. So, para yung sa kasalanan ng buo ng bayan ng Israel, ng time nila. Okay? So, ngayon, hindi natin ginagawa yung pasto. Bakit ganun? So, galing yung Catholic. May priest sila. Tayo, wala eh. Pasto lang. Kasi, hindi na natin kailangan yun. Bakit? Si Jesus na yung priest and high priest. Siya na yung sinacrifice. Hindi na siya pumatay ng lamb. Siya yung namatay para sa atin. Okay? At yun nga, bakit high priest? Kasi siya yung nakipag-usap sa Diyos. Nilalapit tayo sa Diyos. Kaya yun, tandaan nyo lang yung dalawa, apostle and high priest. Sino yun? Si Jesus. Christ Jesus. So, dito tayo sa faithful. Pag sinabi faithful, sabi dyan, saan naging faithful si Jesus? Who was faithful to him that appointed him? Sino nag-appoint kay Jesus? Sino nagsugo sa anak? Yung ama. Okay? Inutusan ba kayo ng tatay nyo? O si Jesus, sumunod sa tatay niya. Kaya magandang sumunod sa magulang nyo. Alam nyo yung nakakabuti sa inyo, lalo kung matino yung magulang nyo. Ano yung inutos na niya? Ano yung inutos sa iyo madalas? Kristan? Bumili ng? Toyo. Kunwari, magkano ang toyo? Di ba kayo nagbibenta? Pagkain pala binibenta nyo, no? Kunwari, yung toyo is, magkano na ba yan? 4. Isang ganon. Tay, nagtaas na po yung ano, yung toyo, 5 piso na po. Bumili ka nga, kaso nagsinungaling ka naman para may piso ka. Hindi yung ginagawa yun, ha? Pero iba, ginagawa yun, eh. Alala ko tuloy si Pastor, eh. May kwento kasi si Pastor. Tatawa ako si lagi diyan kayo na kwento yun. Mahilig sa basketball yun. Pumili siya ng itlog. Ganda ng kwentong yun, eh. So, nung bumili siya ng itlog, may sukli pa yun. Kunwari na lang, sa isang itlog, binigyan siya ng 20. O, bumili ka ng, ilang kasya doon? 3. Okay. Bumili ka ng 3 itlog. Bumili siya ng 3 itlog, kaso, tumambay siya doon sa basketball court. Nabasag yung isang itlog. O siya, may papagalitan siya ng nanay niya. Ang ginawa niya, pambira. Oh. Ang ginawa niya, pumunta siya doon sa tindasan. Kulang po yung sukli niyo. Tama ba yung kwento ko? Basta parang either nabasag yung isa, basta kulang yung sukli.
So, ginawa niya, siyempre, sinumaling siya, di ba? Takot na takot siya. Anyway, sakada yun. Basta ang kwento ko lang, pag inutosan kayo ng tatay nyo, huwag kayong isinungaling. Di ba? Kaya kahit isa ibang bagay, o yung ano, yung kapatid mo, pakainin mo ha, hindi mo pinakain. Pinakain ko na yan, nay. Yung pala, hindi pa. Kasi naglaro ka na naman. Di ba? Ano pa, baka makarelate yung mga bata. Ano yung inuto sa'yo, kami? Mag-module. Tapos ka naman mag-module. Tapos na po, para makapag-bike na, di ba? Ganyan yan eh. Yung pala, sinagutan mo lang ng ganun, kahit ano, sige, ano ba to? A, B, C, A? Hula. Sino napasama? Hindi ikaw din, di ba? So si Jesus, nung sumunod siya, sinugo siya ng Diyos, dapat sigurado yun. Kasi pag hindi, hindi tayo maliligtas. Imagine nyo yun. So yun yung gusto kong sabihin dito, si Jesus ay tapat sa kanyang ama, kahit siya ay Diyos din, sumunod siya sa kanyang tatay. Kasi yun ang sinabi sa kanya. Ano ba sinabi kay Jesus? Siyempre, magturo ng katotohanan. Diba? E paano ginamit niya ibang power niya? Diba? Hindi siya nasaktan. Nung nagugutong siya, gumawa siya ng ano? Eh si Jesus, gumagawa lang ng ganyan yan eh. Mga pangyarihan siya, di nagugutom ako, di naman alam ng ama eh. Kumakain na pala siya. So pag sinabi sa kanya ng tatay niya, susunod siya. O sana ganun din kayo, amen? Pag hindi kayo sumunod, kayo mapahamak din. At hindi niyo magagawa yung dapat niyong gawin. Di ba? So ano madala sa inyo, itong mga malalaki, ang unuutos na sa inyo, di ba? Yung turuan niyo yung mga maliliit. Eh, pag minsan wala kang pakialam, sabi, turuan yun, hindi nyo naman tinuruan. O, hugasan mo yung kamay, hindi pa ma... Di ba? So, maging matapat kayo para mangyari yung gusto mangyari nung nag-uto sa inyo. Pag hindi nangyari yun, mapahamak tayo pare-pareho. Lagi sabi ko nga nung... dito na lang, ay, relate natin sa church. Kunwari, ako, gutulo tayo na soul winning, di ba? So, tinuturoan ko, isa sa mga mahirap gagawain natin eh. Kunwari, tinamad kunwari si DM. Diba? Eh, gusto ko, pag tinatanong ako, meron kami na-save, dalawa, basta. Isa, nakakaingit, kaya dapat, pepekiin ko na lang, okay? O, ina, nag-invento ko na lang pangalan, no? Ano, ina, naligtas? Si ano po, si... Hindi naman naligtas kasi, hindi talaga, diba? So, parang niloko mo yung Panginoon at saka si Pastor, di ba? Intindihan nyo ba yun? Hindi mo naman pala kailangan magsinungaling kasi alam din ng Panginoon nyo. So, anyway, si Jesus, tapat siya sa lahat ng bagay. Okay, so yun ang dapat gayahin natin. Amen? Sana naintindihan nyo yun. Ngayon, kukumpara ngayon siya kay Moses. So, sino ba si Moses? Importante ito, especially sa mga Hebrews. So again, yung book natin is Hebrews. Tandaan nyo to, yung mga kausap niyang karamihan dito, mga Hudyo. Ito yung mga may alam na rin. Sabi siya, pag sa soul winning, ang pinakamahirap i-win, yung mga may alam. Tsaka ang tingin nila, sarili nila, mabait sila. Ang hirap niyan. Ang hirap maligtas. Diba? May kilala kaming ganyan eh. Paano mo sasabihin? Magtiwala ka lang sa Panginoon, parang regalo tatanggapin. Hindi, dapat magpakabuti ka muna. Kasi palagay niya, mabuti siya. Ang hirap kausap. Okay? So, itong mga to, kilala nila si Moses, si Jesus, hindi nila tinatanggap. Marami sa kanila, hindi na tinatanggap si Jesus eh. Yung mga Udyo, tao lang yan eh. So, kaya ina-explain natin dito na si Kristo ay mas tapat pa kay Moses. Kasi si Moses, yung panahon na to, binida siya ng gusto ng mga Udyo. Pero nung mga katumbas nila dati, nung panahon ni Moses, hindi naman siya binibida. May kumalaban din kay Moses, di ba? So, minsan, para tayong ganyan eh. Minsan, napansin ko alam, so, pastor, minsan, nag-usumbong sa'yo lahat eh. Hindi mo alam kung sino yung totoo nag-isabi ng totoo eh. Di ba? So, pero nung panahon ni Moses, marami rin siyang kalaban. Pero ngayon na wala na si Moses, ginagamit lang yung pangalan niya.
na kami, sumusunod kami kay Moses. Hindi naman pala, di ba? So kaya ngayon, kinukumpara si Jesus kay Moses. Para yung mga Hebrews magtiwala kay Kristo, hindi kay Moses. So sino ba si Moses? Who was faithful to him? That appointed si Jesus yan. As also Moses was faithful in all his house. So sino ba yung tapat? Si Moses o si Jesus? Tapat din si Moses. Yung sinasabi dito eh. Pero kinukumpara ngayon siya kay Jesus. So para yung mga Hebrews nga matuto rin. Pero sabi dito, for this man was counted worthy of more glory than Moses. Kung tapat si Moses, lalo na si Jesus. Bakit? Ano ba ginawa ni Moses? Eh, nung nagkamali nga rin si Moses, di ba? Sabi sa kanila, kausapin mo yung bato. Sabi ni Moses, bah! Hinataw niya, tapat ba yun? In that way, hindi. Kasi nga, sinabi sa kanya, ganito, ganito ginawa mo. So, merong pagkakaiba. Nabanggit ko kasi kanina, parang yung pastor, ganun din. Sabi, basta i-preach mo yung Bible. Ang ginawa ng ibang pastor, finish nga yung Bible, kaso yung ibang Bible lang. Yung iba lang finish. Tapat ba yun? Hindi. Hindi rin kasi, ibig sabihin ng top preach mo yan, preach mo lahat. Amen? At saka yung emphasis dapat tama. Pag finish mo nga yung Bible, pinili mo lang, hindi ka pa rin matapat. So si Moses, matapat siya sa maraming bagay, pero may nagkamali rin siya. Okay? Kaya ngayon, kinukumpara si Jesus. Si Jesus, ganun ba si Jesus? Na hindi niya sinunod lahat? Hindi siya ganun. Sinunod niya lahat. Kasi nasabi dito, siya ay counted worthy of more glory than Moses. So, mas matindi si Jesus kasi bukod sa nga Diyos siya, yung pagsunod niya, nung nagkatawang tao siya, nakatulad lang niya si Moses ngayon na may temptation, pero si Jesus, lahat sinunod niya. Amen? Kaya mas matapat si Jesus, kaya dapat lalo tayong sumunod kay Jesus. Okay? So again, sa atin, di wala tayong problema masyado dito. Pero alalahanin nyo lang, yung mga Hebrew, medyo may problema sila dyan. So tatapusin ko na lang dito ha. So kaya nabanggit ko sa inyo kanina yung, iba, no? Yung ibang bagay hindi natin malunok. Okay? Kaya yung iba, sumusunod nga pero hindi masyado kasi may mga dahilan, alam nyo na. So yung iba, hindi ako masyadong a-attend kasi hindi naman ako choir eh. Hindi yun, di ba? Ibig sabihin ba, hindi na lang mag-choir. Ay, hindi ako masyadong mag-church kasi malayo bahay ko eh. So wala tayo dapat dahilan kasi si Jesus sinunod niya lahat. Amen? Tapusin na natin dito. Sabi pa dito, inasmuch as he who builded the house had more honor than the house. So, sino ba yung house? Ha? Jesus ka na. So, paano sinasabi ngayon dito? Kasi, alam nyo yung... Tapos, ko na lang dito, ha? Yung mga Hudyo kasi, puro Moses yan. Kaya, the law of Moses, ito sinabi ni Moses, ito yung libro ni Moses, Bible, ha? Libro ni puro Moses na lang. Kaya, ibig sabihin, yung tagpo dito kasi, puro idol na nila si Moses. Which is hindi dapat kasi nga si Jesus yung kung si Moses ay marami siyang nagawa sabihin natin ito kaya may Israel dahil kay Moses eh sino ba gumawa niyan? Si Moses ba? Wala pa si Moses what? Abraham, di ba? Tapos si Jesus so kaya sinasabi lang dito dapat mas magtapat tayo kay Jesus at pag may nakita tayong ginawa ni Moses na sinasabi ni Jesus mali which is later pag malalim na tayo matatakil natin yun. So, sino dapat natin sundin? Si Moses o si Jesus? So, again, wala tayong problema mga Pilipino dyan eh. Pero, kung Hudyo ka, tsaka itong mga, yung mga Kristiyanong ganun eh. Pag may tinuro si Moses, uy, bawal yung kumain ng ganyan. Eh, sinabi ni Jesus, lahat pinalinis na. O, sino susundin mo? Si Jesus dapat. Pero may mga grupo ng Kristiyano, Iglesia ni Manalo, kung alam niyo yun, hindi kumakain ng kung ano-ano yan. Mas gusto nila si Moses. At yung mga Jehovah, false witness, ganyan yan eh. So kaya marami tayong masagasaan dito eh. Pag sinabi ni Jesus, konta sila ni Moses, sinusundin mo, si Jesus. Andahan niya yan ha. Sabagay kayo, advantage kayo kasi dito kayo. Anyway, sige, let's pray. Lord, maraming po salamat sa aral, Panginoon, sa Hebrews 3, for Hebrews 1 to 3, Panginoon, we pray na review ni namin.
Makilala namin ng gusto ang Panginoong Jesus, na siya po ay matapat. Ibig sabihin ng matapat ay laging tama yung ginagawa niya according sa inuto sa kanya. So we pray na ganun din po kami, ma-inspire kami na sumunod kay Jesus. Siya po ay naging matapat na anak. At siya po ay matapat na Panginoon din at tagapaglingkod. We pray na yun ang matutunan namin as Christians, Panginoon, na kami po ay sumusunod lang katulad ng pagsunod ng Panginoon Jesus sa Ama. Kami po ay sumusunod lang din sa mga tamang authority na binilagay sa aming buhay, mga magulang, Panginoon. At magmalaki na kami, kayo po yung susundin namin. So we pray na malaman namin ang kahalagahan ng katapatan, Panginoon, na kami rin po yung mapahamak pag kami po hindi sumunod at kami naman po yung pagpapalain pag kami sumunod. So we pray na mga batang ito, Lord, kayo maging matalino sila, tulungan niyo po, Lord, sila. At ang adults, Panginoon, sa aming pagministeryo, ganun din po, Lord, maging mabuti kami halimbawa, hindi yung kami po yung mismong mga katisod minsan pag may mga bagay kami hindi rin tama yung aming pagsunod. So we pray na bawat isa, Panginoon, ay palayan niyo ng mga salita, Panginoon, na narinig namin ngayong hapon. Magpatuloy kami sa araw ng Linggo sa aming gawain din po, maraming gawain sa Linggo. We pray na kayo po'y malalati. Kayong malalati. In Jesus' name we pray.